Summer Saya! Pag-IBC ang kasama! Magandang hapon. Sa ngalan ni Precious Hipolito Castelo, ako po si Maricel Halili. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Para sa ating top story, paghingi ng paumanhin ni Senator Manuel Villar sa Senado, hinihiling ni Senator Panfilo Lacson. GTE witness na si Rodolfo Jun Lozada, arestado na sa kasong perjury. 33 overseas Filipino workers arestado sa Brazil dahil umano sa drug trafficking. At pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, handang-handa na raw harapin ang boksingerong si Ricky Hatton. Gusto ni Senator Panfilo Lacson na humingi ng paumanhin si Senator Manuel Villar sa Senado matapos nitong tawagin na isang kangaroo court ang Senate Committee of the Whole. Pero tiniyak ni Lacson na sa kabila daw nito ay bibigyan ng Senado si Villar ng patas na laban. Ang detalye nito sa Live Express Balita ni Jeffrey Zaide. Jeff? Hindi lamang daw sa Senate President dapat humingi ng paumanhin si Senator Manny Villar matapos itong bansagan ng Committee of the Whole na isang malaking kangaroo court patungkol sa pagdinig nito sa C5 double insertion issue. Ito ang mensahe ni Senate Ethics Committee Chair Senator Panfilo Lacson kasabay ng patuloy umanong pagbaliwala ng kampo ni Senator Manny Villar sa investigasyon ng Senado. Nauna nang humingi ng paumanhin si Senator Manny Villar kay Senate President Juan Ponce Enrile kagabi matapos itong tawagin bigger kangaroo court ang binalangkas na Committee of the Whole. Nangako naman ang Senate President na makakaasa pa rin ng patas at walang bahid na investigasyon ang kampo ni Senador Villar kahit man patuloy ang pagbanat nito sa Ethics Committee at Committee of the Whole. Nakatakda namang mag-meeting ang mga senador sa Lunes para pag-usapan kung anong rules ang kanilang gagamitin sa pagdinig sa double insertion issue. Aminado kasi si Senate President Enrile na may ilang butas sa mga alituntunin ng Ethics Committee. Nangako naman ang minorya na dadalo sila sa Lunes nang sa gayong maibahagi ang kanilang saloobin. Maricel? Preside, nag-uulat ng live. Samantala, imposible ang tangkang pag-rescue sa mga nakakulong na sina Senator Antonio Trillanes, Major General Renato Miranda, Brigadier General Danny Lim at ilan pang mga nakaditine ngayon sa kampo ng pulis at militar. Ito ang binigyang diin ni AFP PIO Chief Lieutenant Colonel Ernesto Torres Jr. nang lumabas ang balita matapos na mahuli ang umano'y 6 na sundalong magdalo at isang New Zealand national. Pero sa impormasyon ng AFP, isa lang sa mga ito ang miyembro ng magdalo. Ito ay kinilalang si Private First Class Edward Abuak na matagal na umanong nawala sa serbisyo sa militar. Uulirati ng Malacanang ang Department of Defense at ang Department of Interior and Local Government hinggil sa umano'y panibagong bantang destabilisasyon kung saan sangkot ang 6 na rebelding sundalo at isang New Zealander na nasa kote sa Pampanga noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga ito ang isang 2003 Oakwood mutineer. Ayon kay Cabinet Secretary Silvestre Bello III, ito'y dahil magkasalungat ang pahayag ng AFP at ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force hinggil dito. Ang PAOC TF ang nagsabing nagbabalak ang naturang mga sundalo na pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon pero pinabulaanan ito ng AFP. May nakapagsabi pa nga umano na sangkot din si dating Pangulong Joseph Estrada rito pero mariing itinanggi ito ni ERAP. Sinabi ngayon ni Interior and Local Government Secretary Ronaldo Puno na tukoy na ng otoridad ang identity ng mga dumukot sa Red Cross worker na si Eugenio Vanni. Ito ang Express Balita ni Julia Lipala. Sa wakas, nagkaroon ng muli ng lead ang otoridad sa bihag na si Eugenio Vanni, isang Italian engineer at miyembro ng International Committee of the Red Cross o ICRC. Inamin ni Local Government Secretary Ronaldo Puno na maimpo
Sirgat sa Igatan alias Abu Ali, sibaging at tumbok na rin ng militar at pulis ang kinalalagyan nito. Ngunit tumangging magbigay ng karagdagang detalye si Puno dahil sa patuloy na effort sa ginagawa ng Task Force ICRC sa Sulu. Sa panayon sa Sulu Governor Abu Sakutan, inamin nito din sa nasa kamay basis dahil tactical tracing sa mga impormasyon nakalap. Ngunit hindi naman itinangginitan ang balitang hawak ni Igatan ang isang engineer. Siniyak nito ang buhay sa bagat hindi po sa mga bagong Abu Sayap dahil nagsisig sa nila ang bihag laban sa otoridad. Siniyak rin ito na sa kabila ng kahitong mga bandido na total pullout ng tropa, mas lalo nilang dinagdagan ang presyo at tropang pumapalibot sa mga kidnapper. Kasalukuyan ay sinasagawang kontak ang mga emisaryo nito sa mga kidnapper sa di pa matukoy na lokasyon sa Sulu. Ako si Julie Alipala, Nagbabalita Express. At marami pang Express Balita sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang Express Balita. Handa ang mga ospital sa Pilipinas na harapin ang banta ng Mexican swine flu. Katunayan, karamihan sa mga ito, mapagobyerno man o pribado, ay naghanda na ng mga pasilidad at maging ng mga tauhan na tutugon sakaling magkaroon ng swine flu sa bansa. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, isang negative pressure room na ang inihanda para sa mga pasyente ng swine flu na pipigil sa pagkalat ng naturang virus sa pamamagitan ng hangin. Handa na rin ang Lung Center of the Philippines at maging ang Research Institute for Tropical Medicine, ang Vicente Soto Medical Center sa Visayas at ang Davao Medical Center sa Mindanao. Bawal sa ngayon ng Department of Foreign Affairs ang pagbiyahe ng mga Pinoy sa Mexico. Pero kailangan umanong iba yung mag-ingat ang mga Pilipino na papuntang Mexico, lalo na at patuloy ang banta ng swine flu sa naturang bansa. Panawagan ng DFA sa mga Pinoy na tutungong Mexico, iwasan muna ang matataong lugar, pakikipagkamay, beso-beso o ang pagsakay sa tren habang nandito. At bilang gabay, magpapakalat umano ng health alert notice at magpapasagot ng health declaration checklist ang Department of Health sa lahat ng mga Pinoy na maglalakbay sa Amerika at sa Mexico. Nilinaw ng National Meat Inspection Office na hindi pa rin naman bawal kainin ang karne ng baboy, lalo na kung ito ay frozen, processed o delata. Pero para sa kaligtasan ng lahat, sinabi ni NMIS-OIC Jane Bacayo na siguruhin na lamang na naluto ng maayos bago ito kainin. Patuloy din umanong nagsasagawa ng inspeksyon ng NMIS sa lahat ng baboy na inangkat mula sa mga bansang apektado ng swine flu gaya ng Mexico at Amerika. Sinabi rin ni Bacayo na nananatili pa rin ang pansamantalang suspensyon sa mga bagong pork imports mula sa mga lugar na naapektuhan na ng Mexican swine flu. Limampung baboy ang naiulat na namatay sa isang hog farm sa barangay San Isidro sa bayan na Magsaysay sa Davao del Sur. Pero hindi swine flu ang dahilan nito, kundi kolera. Dahil dito, nanawagan si Magsaysay Town Mayor Jess Lumanog sa mga residente, lalo na sa mga nakabili na ng baboy mula sa naturang hog farm, na iwasan munang kainin ang karne ng mga baboy na ito. Sinimulan na rin ng kanilang Provincial Veterinary Office ang pagsasagawa ng inspeksyon sa nasabing hog farm. Pinag-iingat ngayon ang pag-asa ang lahat sa mga sakit na dengue at leptospirosis, mga sakit na karaniwang lumalaganap tuwing panahon ng tag-ulan. Sa pinakahuli kasing ulat ng panahon, dalawang namumuong sama ng panahon ang namataan sa bandang Catanduanes at sa Mindoro na posible umanong maghudyat nang simula ang rainy season. Sa panahon ito, dumarami umano ang mga pesteng lamok at daga na nagdadala ng naturang mga karamdaman. Kaya naman panawagan ng pag-asa sa publiko panatilihing malinis ang kapaligiran ngayong tag-ulan para makaiwas sa sakit. Sa unang pagkakataon ay humarap ang broadcaster na si Ted Filon sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ng kanyang asawang si Trina Etong. Hindi naman kasama ni Filon ang kanyang hipag at mga kasambahay sa pagtungo nito sa NBI. Ang detalye sa Live Express Balita ni Jinky Batikaros. Yes, Bing, sa kauna-unahang pagkakataon, humarap na sa National Bureau of Investigation sa Ted Filon upang makapagbigay ng pahayag.